All right. So, last time pinag-usapan natin yung part 1 and part 2 nung cash and cash equivalents. Okay? So, specific sa pag-identify kung anong cash, anong pinagkaiba ng cash and cash equivalents. Okay? This time, magfo-focus lang tayo dito sa tinatawag nating petty cash fund. Actually, madali lang itong topic na 'to eh. But of course, kailangan kong ipaliwanag sa inyo kung bakit ba nauso itong petty cash fund, tapos ano bang ibig sabihin ng interest fund system. Diba yung mga ganyan, fluctuating fund system, okay, saan ba ito nagmula? Okay, so yun yung mga pag-uusapan natin dito sa lecture na ito. Kaya nga, tingnan natin yung topic outline natin. Of course, ipapaliwanag muna natin dito ano ba itong interest system na ito. Okay, and then yung dalawang klase niya, the difference between interest fund system at saka yung fluctuating fund system. Okay, and then sample problems and accounting for cash shortage or overage. So, yun yung mga pag-uusapan natin. But before that, okay, magpakita tayo ng illustration. Gagamit tayo ng writing tablet today. At ipakita natin itong logic ng impress system. Okay? Sige, simulan na natin. Ano nakalagay? Impress system. Yan. Kasi natin ang ating sulat. Okay, impress system. Okay, pag sinabi mong impress system, okay, yan ay sistema para magkaroon ng control pagdating sa cash. Okay, control sa cash. Bakit ba kailangan kontrolin ang cash? Kasi basically, okay, iniiwasan natin na magkaroon ng tinatawag halimbawa na theft or nakawan or misappropriation. Yan, misappropriation. Ano bang ibig sabihin ng misappropriation? Magamit yung fund, okay, sa ibang purpose other than for business purposes. Pwede nga halimbawa magamit for personal use, 'di ba? Lalo na kung walang control sa pera. Kaya nga medyo delikado or delikado talaga sa isang business na lahat ng pera nila naka-cash on hand. Okay, kasi nga pwede nga halimbawa ma-tempt yung custodian ng pera, yung nag-handle ng pera, na magamit siya for whatever purpose. Hindi natin alam kasi pera 'yan, 'di ba? Baka mamaya kailangan ng custodian. Okay, magbabayad ng utang. O kaya merong kapamilyang na ospital, wala siyang available na pera, pwede niyang magamit yung pera ng kumpanya kung mahina ang control. Okay? Kaya nga ipinasok yung tinatawag nating impress system. Kung saan, 'di ba? Kailangan kontrolado natin yung pasok at paglabas ng pera. So under impress system, okay, sinasabi niya na pagdating sa collection, yeah, collection at saka yung tinatawag nating disbursement. Okay, ibig sabihin, inflow at saka yung outflow ng pera. So sabi dito, pagdating sa collection under impress system, all collections, okay, should be deposited. Yan. Okay. Saan daw? Sa bank. Okay, at intact daw talaga siya. Okay, all collections of the company or the entity or the business should be deposited sa bank. Okay, paano nangyayari ito? Okay, halimbawa, dito sa school, di ba? May mga nagbabayad ng tuition and other fees. Okay, so ang mangyayari, lahat ng collections na nakolekta from 8 a.m. to 5 p.m., the following day, it should be deposited. Okay? O kaya naman, ang nangyayari, may cut-off time lang today, halimbawa, 8 o'clock to 1 o'clock, and then after that, all collections for today, from 8 a.m. to 1 p.m., ide-deposito na sa banko. Okay? All collections should be deposited, and intact dapat talaga siya. Yan. Kasi nga, iniiwasan na hawak mo yung pera at magkaroon ng tinatawag na theft or misappropriation ng perang hawak-hawak natin. Okay, ngayon, pagdating naman sa disbursement, sabi dito, okay, all payments, okay, should be made by a check. Ibig sabihin, lahat ng babayaran dapat naka-cheque. Ayan, except, okay, except for yung mga petty expenses. Ayan, okay. Siyempre, mayroong mga expenses ng kumpanya na hindi mo naman kailangan bayaran ng or impractical na bayaran ng check. Eh, kasi nga, halimbawa, pamasahe lang, di ba?
or pang gasolina lang, or yung mga maliliit talaga na expenses na binabayaran. Okay, hindi mo kailangan i-check yun, but rather, okay, doon kayo mag-i-establish ng tinatawag nating petty cash fund. Okay, yung PCF na naririnig mo. Kung saan, lahat ng mga maliliit na expenses ay dito ibabawas. Okay. Pero bago tayo pumunta dito sa PCF, okay, gusto ko lang balikan yung pinag-aralan mo sa basic accounting kung napag-aralan mo to. Okay, under disbursement or under impress system, yung tinatawag nating voucher system. Okay. Ano bang ibig sabihin ng voucher system na yan? Okay, sinabi lang naman dito sa impress system na lahat ng payments na gagawin ng kumpanya except dun sa mga petty expenses nga o yung mga maliliit ay gagawan daw na cheque or through checks ang pagbabayad. Pero ipaliwanag natin yung process kung bakit, paano ka bumula basta magagawa lang ng kumpanya ng cheque, ganun lang ba yun? Gagawan ka lang ba talaga ng cheque tapos ibabayad na? Okay, hindi siya ganun. Okay, under, aburahin muna natin to ha, under voucher system, okay, before gawa ng cheque ang mga babayaran, di ba, babayaran ang kuryente, yung mga malalaking ano to, yung mga malalaking charges, di ba, yung mga supplier na pinagkakautangan natin. Okay, unang-una, kakaroon muna ng request for payment. Yan. Kung sino mang department ang nangangailangan na bayaran. So halimbawa, si inventory department, okay, ay nangangailangan ng additional na inventory or merchandise inventory. So magkakaroon siya ng request for that. Okay? So once na ma-approve na ang request for payment, gagawa na siya ng tinatawag nating voucher. Kaya nga voucher system ang tawag yun. Ano ba itong voucher? Okay, wala kasi tayong example dito eh. Pero pwede mo namang i-search sa Google yung format. Okay. Basically, ang voucher ay nagpapakita, okay, yung mga major content ng voucher, nagpapakita kung sino ang babayaran, ano ang babayaran, magkano ang babayaran. Okay? At doon din nakalagay yung check number, okay, nung cheque na gagamitin para pambayad. Okay? Kasi nga, nilalagyan ng control number itong voucher at para maiwasan yung paglalabas ng pera ng kumpanya na hindi nalalaman kung kanina lang punta. Samantalang kung may voucher, kitang-kita doon, okay, na kita mo kung sinong babayaran at saka magkano at saka for whatever purpose. Kaya nga, itong voucher ay merong tatlong taong involved dyan. Okay? Merong magpe-prepare ng voucher, syempre yung gagawa, yung accounting staff. And then merong magre-review. Okay, very important kasi ito pagdating sa control. May nag-prepare, may magre-review. Syempre, magkaibang tao yan. Bakit i-re-review? Kasi titingnan kung tama ba yung pangalan ng babayaran, tama ba yung amount, tama ba yung check number. So, i-re-review niya. Okay, so basically, kung ang nagpe-prepare yung accounting staff, pwede ka nagre-review si accountant. Okay, and then finally, yung tinatawag nating approval. Okay. Normally, ang nag-a-approve naman, pag hindi CFO, yung mismong may-ari ng kumpanya o yung presidente. Okay, pwede naman yun eh. Ngayon, i-approve niya at basically, once na-approve na, pwede nang gawa ng cheque. Okay? Kasi yung may-ari naman ng kumpanya ang nag-a-approve ng voucher. So, gagawa na ng cheque. Siya rin ang pipirma nun. Kaya nga, itong cheque naka-attach dito kay voucher. Kaya, kung may babayaran ng supplier, halimbawa, dumating na si supplier, syempre, ibabayad na natin yung cheque. Okay. Pagka bigay sa kanya ng cheque, anong mangyayari? Pipirma siya dun sa voucher. Kaya bakit niya kailangan pirmahan yung voucher? Yun ay katunayan na nareceive na niya itong cheque. Okay? At para maiwasan na magawa na naman ng panibagong cheque yung voucher na yun. Yan. Kaya nga may tinatawag na control number. And at the same time, once na nareceive na yung cheque, anong gagawin dito kay voucher? Yan. Yan ay tatatakan. Lalagyan ng stamp. Okay? Para sa inyong stamp, dapat nilalagyan talaga ng ganun as control stamp na nakalagay paid. Okay? Bukod sa may nakapirma na nga na nakareceive ng cheque, pwede rin siya tatakan ng stamp na paid para maiwasan na magawan ulit ng panibagong cheque at mabayaran yung same amount na yun. Okay? Ganyan ang nangyayari under impress system na pagdating sa disbursement, meron tayong tinatawag na voucher system. Okay? Ulitin natin, may magre-request ng payment. Halimbawa, si inventory department, magkakaroon ng additional inventory, bibili.
in-approve, gagawa ng voucher. Yung voucher, ipe-prepare, i-review at in-approve. Once na okay na, gagawin na siya ng cheque. Okay? Pag nagawa na ng cheque, ibibigay na yun doon sa supplier kung sino man yung nag-supply ng inventory at papipirmahin siya doon sa voucher na katunayan na receipt niya. At isa pa nga doon ay tinatatakan o ini-stampan, okay, inilalagay ng stamp yung voucher ng paid para maiwasan yung double payment or magawan ulit ng panibagong cheque. Sa pamamagitan class ng voucher, nakikita o nagkakaroon ng trail kung saan napupunta ang pera ng kumpanya. Hindi yung basta binayaran mo lang at wala kang katunayan na na-receive niya yung cheque o yung cash, di ba? Kaya nga kahit sa simpleng pamumuhay natin, once tayo ay nagbayad, huwag mo kalilimutan na yung nag-receive ng pera, papirmahin. Okay? Nakatunayan na nag-receive siya ng pera kasi nga, yun yung only proof na magsasabi na nagkaroon na talaga ng transfer of cash, di ba? Or ng cheque. Yan, na kahit sa daily living natin, masanay ka na ganun. As accountant, kailangan ganun dapat. Okay? Unless masyado namang maliit yung amount. Pero kapag nangangailangan natin or medyo material na yung amount, for daily living, ganun yung gagawin mo. Okay? Sa mga malalaking kumpanya, eh yung tinatawag nating voucher system pagdating sa disbursement. Okay? Kasi nga, maingat ang mga kumpanya dahil ito, lalabas ang pera. Okay? So sana naintindihan mo yung portion ng voucher system kasi review lang naman ito nung basic accounting natin. Okay, so now, we will proceed dun sa mismong discussion natin, okay, which is the petty cash fund. Okay? So, alright. So, ngayon, di ba sabi natin, hindi naman lahat ay kailangan bayaran ng cheque. May mga maliliit na amount na impractical na gawa ng cheque, may mga small or miscellaneous expenditures natin. Kung saan, ayan na, mag-e-establish tayo ng tinatawag na PCF or petty cash fund. Okay, na sinet aside for small amounts of disbursement. Ayan. Okay? So, may dalawang klase ng pag-a-account sa petty cash fund. Okay? By the way, under petty cash fund, okay, kung saan, 'di ba? Naglaan or nag-separate ng maliit na amount, normally mga 5,000, 10,000. 'Yan yung mga nakikita natin sa practice. But of course, depende pa rin sa kumpanya. Pero yung mga nakikita ko, 5,000 or 10,000 yung iniaalat nilang amount. Okay, wini-withdraw nila yun sa banko at hawak-hawak nung tinatawag nating petty cash custodian. Ayan. Okay, yung namamahala ng petty cash fund. Yung petty cash custodian, hawak-hawak niya yun, okay, for disbursement o kung sino man yung mga magre-request. At ganun din, okay, kapag ikaw ay magre-request ng fund or ng amount kay petty cash custodian, kailangan mo rin gumawa ng or kailangan mo rin mag-fill up or kailangan din itong gawa ng voucher. Okay? Ang kinaibahan naman ito dun sa voucher system, dito ang ginagawa naman ang tawag ay petty cash fund voucher or petty cash voucher. Okay? Nilalagay ng word ng petty cash para pertaining lang talaga siya dun sa petty cash fund para ma-identify. At ganun din, okay? Inilalagay din doon kung ano yung mga naging expenses ng nabinayaran, yung mga petty expenses. Yan, okay? At may trail din para malaman kapag halimbawa, di ba, 5,000 yung amount na hawak mo, naging 3,000 na lang. Ang tanong, nasan yung 2,000? Okay? Dapat supported yun yung tinatawag na petty cash voucher na katunayan na meron talagang nagastos. Okay, doon sa 2,000 na nawawala dun, na nawawala or dun sa hawak mo na may missing na 2,000. Actually not missing pero nagastos kasi siya. At saka dapat yung pinagkagastosan ay inia-attach dito yung mga resibo. Okay, yung mga official receipt. Kung hindi man official dahil maliliit yung binabayaran, at least yung may mga noted, di ba? Yung resibo ng gasolina and so forth. Okay, so naka-attach yun dun sa tinatawag na petty cash voucher. Para nga kapag halimbawa, tinanong si petty cash custodian, petty cash custodian, magkano hawak mong pera ngayon? 3,000. Di ba yan ay 5,000? So nasan yung 2,000? So makikita dun sa petty cash voucher na may nakatas na mga resibo kung saan napunta yung 2,000 pesos. Ano yung mga business expenses sa pinagkagastusan na mga maliliit lang naman. So at least, okay, itong si petty cash custodian, relieve ka sa responsibility na magkaroon ng cash shortage na tinatawag. O di ba, nawalan ng pera, hindi mo na malaman kung nasa ng trail.
Okay, well anyway, sa audit naman pinag-uusapan yung gusto ko lang kayong bigyan ng idea kung paano nangyayari ang petty cash fund yan sa totoong buhay. Okay, para mas ma-appreciate mo din. Ngayon, okay, under petty cash fund, may dalawang method kung paano i-account ang petty cash fund. Okay, at ano-ano yun? Yan, tingnan natin. Methods to account the petty cash fund. Yung tinatawag nating impressed fund system, okay, at saka yung tinatawag nating fluctuating fund system. Yan, okay. So, itong impressed fund system, lagyan mo na kaagad ng note, ito yung usually naman talagang ginagamit kahit sa practice. Okay, bihirang-bihira ako nakakakita ng tinatawag na fluctuating fund system. At kung bakit man siya tinawag na fluctuating, eh malalaman natin mamaya. Okay, so ipaliwanag muna natin, ano ba yung impressed fund system na yan, ano yung fluctuating fund system na yan. Okay? Yan, sige. Para mas maintindihan natin, nagkaroon tayo ng comparison. Okay, pagdating sa accounting journal entry. Para mas ma-appreciate natin. Para mamaya, pag in-apply na natin sa illustration, mas maiintindihan natin yung flow. Okay. So, dito sa screen, makikita mo, meron tayong impressed fund system. Okay, at saka yung fluctuating fund system. Sabi nga natin, okay, under impressed system, okay, bago ka magkaroon ng cash on hand, kasi literally cash on hand itong petty cash fund eh, okay, magwi-withdraw muna yan sa bangko, halimbawa 5,000 or 10,000, at yun yung ibibigay kay petty cash custodian. Hawak-hawak niya yung 5,000 or hawak-hawak niya yung 10,000 or kung ano mang amount na maliit yan, okay, at kailangan niya yung i-account, kailangan niyang ilibro, kailangan niyang i-journalize. Okay, ngayon, ang kauna-unang step, letter A, is to establish the fund or petty cash fund. So, anong magiging journal entry? Okay, kapag nag-withdraw tayo sa bangko and then binawasan natin yung cash in bank natin, okay, at mag-establish tayo ng petty cash fund. So, magiging entry dyan, pareho naman eh. Magde-debit tayo ng petty cash fund, okay, at magkakredit tayo ng cash in bank. Nabawasan si cash in bank at napunta kay petty cash fund. Naghiwalay tayo. Either impressed fund system or fluctuating fund, pareho lang yan ng journal entry kapag nag-establish. Okay. Ngayon, dito magkakaroon ng pagkakaiba. Kapag magbabayad na ng mga expenses, yan. Okay, payment of expenses. Kasi nga, may mga magre-request sa iyo na mga bayarin. Okay, sa petty cash custodian, may magre-request sa iyo na mga bayarin. Siyempre, may mga expenses yan, mga petty expenses. Paano mo daw siya i-account under impressed fund system? Okay. Under impressed fund system, wala pang magiging general journal entry. Okay, bakit? Eh kasi di ba na cash advance pa lang naman siya yung nagre-request. Okay. Siyempre, hihintayin mong dumating yung mga resibo muna nun eh. Okay. Para ma-liquidate, yung tinatawag na ma-liquidate. So under impressed fund system, ang mangyayari, memorandum entry only. Okay, wala ka pang ire-record na expenses under impressed fund system. However, pagdating sa fluctuating fund, dito na nga pumapasok yung word na fluctuating. Kung saan, pag binayaran na yung mga expenses, of course, dapat itong mga expenses nito supported ng mga resibo. Diba? Okay. Ang nangyayari, upon payment, okay, of the expenses, mag-e-entry na siya ng mga expenses kung ano man ang binayaran niya, and then kine-credit na niya agad yung petty cash fund. Kaya tinawag na fluctuating. Kung mapapansin mo, di ba, kung originally 5,000 ito at ang expenses ay 3,000, okay, basically, ang natitira na lang na fund natin ng petty cash fund ay 2,000. Di ba? Kasi nga, 5,000 originally, nagbayad ng expenses, kaya nga kinredit mo si petty cash fund. So basically, ang laman na lang niya, 2,000. Nag-fluctuate na siya from 5,000 to 2,000. Kaya fluctuating fund ang tawag sa method na to. While on the other hand, pagdating dito kay okay, impressed fund system, memorandum entry, ino-note niya lang okay, kung ano yung mga expenses na binayaran. Okay. Ngayon, kailan ba magre-record ng expense yung impressed fund system? Okay. Kapag dumating na yung tinatawag nating moment of replenishment. Yan, replenish. Ibig sabihin ng replenish, di ba? Nilalagyan mo ulit yung nabawasan. Okay? At sa pagkakataong ito, di ba sabi dito, replenishment of petty cash
payment. So pagkakataong ito, okay, sa under letter C ng Impress Fund System, doon pa lang siya magde-debit ng mga expenses. Okay? And instead of crediting petty cash fund, ang nangyayari, cash in bank. Na as if sa record, hindi nagalaw, okay, yung petty cash fund amount natin. At remain intact pa rin siya, kung yan man ay 5,000, remain intact pa rin siya as 5,000. Hindi siya nag-move. Okay? Dito sa letter C na to. Kasi nga, nung dumating yung mga expenses, okay, at binayaran na, di ba, original na bayaran naman talaga yan galing sa petty cash fund. Pero, okay, kukuha ulit kasi yan ng pera galing sa banko na itatapal dun sa nawalang pera, sa actual amount na nawala. Okay, para ang lalabas is cash in bank ang ginamit natin. Okay, so tinapalan yung nawala, for example, katulad nga nito, di ba, 3,000. Okay, coming from cash in bank, matatapalan or mare-replenish, okay, yung nawalang 3,000 pesos. Okay, at yun yung time na mag-e-entry siya. Yan, okay. While, pagdating dito sa fluctuating fund system, okay, ang ide-debit niya, petty cash fund. Okay, kung halimbawa nga, nawala ng 3,000. So, tatapalan niya or malalagyan ulit, mare-replenish ulit ng panibagong 3,000 para bumalik siya sa original niyang amount na 5,000. While in here, okay, remain intact 5,000 talaga si petty cash fund at sa record, hindi siya nabawasan. Okay? Kaya kung mapapansin mo rito kay fluctuating fund system, from 5,000 naging 3,000 at nung nag-replenish, naging 5,000 na naman siya. Kasi nga, na-replenish o natapalan yung nawalang petty cash fund dahil dun sa gastos na nangyari sa petty expenses. Okay? So, ayan na. Ganun yung pinagkaiba niya. That's why it is called fluctuating. Ngayon, paano kapag pagdating ng year end, hindi nagkaroon ng tinatawag na replenishment? Sabihin, hindi nag-withdraw from the bank at itinapal dun sa nawalang petty cash fund. Anong mangyayari? Okay? Sabi dito, under letter D, to adjust their unreplenished expenses. Kung may pang unreplenished expenses, di ba? Okay, ang magiging entry natin kay letter D, we debit expenses and then we credit petty cash fund. Okay, kasi hindi pa naman siya nare-replenish. So, para lang makip track natin yung record, we really have to debit the expenses. Kasi kapag hindi natin yan dinebit, abay, walang, parang lalabas na sa year end, walang naging expenses. So, kailangan i-debit pa rin natin yan. We debit expenses, and then for the meantime, we credit petty cash fund under Impress Fund System. Okay? Kasi unreplenished nga. Ibig sabihin, di pa nakakapag-withdraw galing sa banko at natapalan yun na walang pera. Okay? While, okay, for a fluctuating fund system, no adjusting entry ang mangyayari. Bakit no adjusting entry? Eh kasi nga, at the moment pa lang na nagkaroon na ng payment of expenses, nag-record ka na nun kung maaalala mo ito, di ba? You debit expenses, you credit petty cash fund. So, kung mapapansin mo, di ba? Ginawa niya lang ito sa adjusting ng unreplenished. So, hindi mo na siya gagawin dito. Kasi nga, nai-record mo na siya under fluctuating fund system. Or fluctuating fund method. Okay? So, ganun na. Pag-adjusting entry for unreplenished expenses. Okay, letter E at saka letter F, wala ka ng problema dito. Pareho lang ng nagiging entry. Once ang nagkaroon ng increase in the fund, halimbawa, si petty cash fund, from 5,000, ginawa ng 10,000. So basically, magkakaroon ng additional na 5,000. So ang entry, parehong method, you debit petty cash fund and you credit cash in bank. So ganun din dito sa fluctuating fund system. Okay? And then pag nag-decrease naman, okay, same entry lang din. Okay? You debit cash in bank, ibig sabihin, halimbawa, from 10,000, binawasan na yung petty cash fund mo, ginawa ng 5,000. So, ibig sabihin, yung nawalang 5,000, saan pupunta? Pupunta ulit yun sa cash in bank. Mai-intact ulit yun doon. So, you debit cash in bank, parehong method, okay, and then you credit petty cash fund. Yun yung sinasabing increase in the fund or decrease in the fund. Either dinagdagan yung petty cash fund mo kasi laging kinukulang or binawasan dahil hindi ka naman kinukulang. Okay? Normally, ang mga nagiging expenses mo hindi lumalampas halimbawa ng 5,000. So, binawasan nila. And the entry for the Impress Fund System and Fluctuating Fund System ay magkapareho lang. Nagkakaintindihan. Okay? So, yun lang yung pinagkaiba. Para mas ma-appreciate natin, of course, syempre, magpapakita tayo ng okay, mga
sample illustration. Okay? Okay, so magpakita na tayo ng sample illustration. At ang gagamitin natin, yung sample illustration dun sa book ni Sir Conrad Valix, okay, ni Attorney Valix, dun sa kanyang Intermediate Accounting 1. And hindi ko na siya tinype, of course, credit na lang sa kanya. I took a photo of it for illustration purposes lang naman. But then again, magbibigay tayo ng credit sa kanya sa book ni Sir Valix for the example na ipapakita natin. Okay, and at the end of this presentation, magbibigay rin tayo ng credit para dun sa kung dun sa mga naging resource materials natin na pinagkunan natin ng discussion. So ipakita natin dito sa portion na to yung Impress Fund System kung paano siya nangyayari. Okay? So nung November 10, the entity established an Impress Fund for 10,000. So nag-establish ka doon ng Petty Cash Fund amounting to 10,000. So what would be the entry? Debit ka ng Petty Cash Fund, credit ka ng Cash In Bank, 10,000 pesos. Okay. On November 29, okay, nagkaroon ng replenishment ng fund. The Petty Cash items include the following. Okay. So, di ba 10,000 yan? Ito yung composition niya. 2,000 doon, currency at saka yung coins. Di ba? Yung pera mismo. And then yung 5,000, 1,800 at saka yung 1,200, lahat yan mga expenses yan. So ibig sabihin, ito yung mga naging expenses, total of 8,000 pesos yan. Diba? So, okay. For November 39, November 29, syempre magkakaroon niya ng memorandum. Okay, kaya na nga, ito na nga, naka-note yan, diba? Na ito, yung supplies, telephone postage, yan yung mga pinagbabayaran. At natitira na lang ay 2,000. Ngayon, ahantayin mo yung replenishment. Okay, at nung November 29, nag-replenish din kaagad. Okay, kaya nga, nung nag-replenish din kaagad, inirecord na yung mga expenses. Supplies, telephone, postages. Of course, tatandaan mo ha, dapat yan supported ng mga resibo or ng official receipt. Di ba? Okay, and then, ito yung mga yan, nag-credit tayo ng Cash In Bank. So kung mapapansin mo, okay, hindi tayo nag-credit ng Petty Cash Fund kasi hindi naman to fluctuating fund method. Okay, as if ang nangyari sa record natin hindi nagalaw si Petty Cash Fund. Okay, at ang nabawasan of course yung Cash In Bank kasi nga replenishment ang nangyari. However, for December 31, what if okay, ang scenario hindi nagkaroon ng replenishment, ibig sabihin hindi nagkaroon ng payment coming from Cash In Bank. Okay, so ano mangyayari? Sabi rito, okay, the fund is composed of the following currency or coin. Okay, 7,000, supplies 1,500, postage 500, and miscellaneous expense ay 1,000. Assuming ito ay unreplenished. Okay, so ano mangyayari? Ayan, ipapakita natin kung magkano na lang yung, ito yung mga naging expenses mo, di ba? Supplies, postage, miscellaneous, yung mga yan. Okay, a total of 3,000. So dahil unreplenished pa siya, for the meantime, i-credit muna natin si Petty Cash Fund. Okay? So, as if mababawasan siya. And pagdating ng 2021 January, i-reverse mo lang yung entry mo, yung naging adjusting entry mo. Ibabalik mo siya kay Petty Cash Fund amounting to 3,000 and then i-credit mo tong mga expenses na to. Okay? Yan. So, reversing lang yung ginawa. Kasi nga, dapat, pag i-press fund system, hindi magagalaw yung record natin ng Petty Cash Fund eh. Unless otherwise nga, dinagdagan mo yung Petty Cash Fund or binawasan mo. Yun lang yung pwedeng magpagalaw sa kanya under Impress Fund System. Okay? And then, pagdating ng February 1, 2021, the fund is replenished and increased to 15,000. So, parang hindi nakikita at nakaharang ang aking mukha. Ayan, 15,000 pesos. Okay? So, the composition of the fund, ano daw yun? Currency 1,000, supplies 4,500, postage 3,000, miscellaneous 1,500, a total of 10,000 pesos. Okay, tapos madadagdagan siya, di ba? So, Petty Cash Fund additional 5,000 kasi from 10 naging 15. Okay, and then, i-replenish na rin itong mga expenses natin, supplies, postage, miscellaneous expenses, yung mga yan. So, a total of isinama na rito sa 14,000. Okay, ayan. So, a total of 9,000. Okay, itong supplies, postage, and miscellaneous expenses. Sabi dito,
The total amount of check drawn is 14,000, representing the petty cash disbursement of 9,000, yung mga pinagbabayaran mo expenses, and then yung additional or fund increase na 5,000. Pwede rin naman, para hindi ka malito, ang gawin mo, huwag mong i-compound entry. Halimbawa, mag-record ka muna ng PCF, okay, 5,000, and then cash in bank, okay, 5,000. And then, upon replenishment nitong mga to, para hindi ka malito, supplies, postage, miscellaneous, okay, ayan yung amount, 4.5, 3.0, 1.5, ayan. So, pinaksilang natin na for illustration purposes. And then, cash in bank, 9,000. Ayan. Okay, kung nalilito ka pa, pwede mo namang hindi i-compound entry. Okay, paghiwalayin mo. So, nagkaroon ng increase at saka na nagkaroon ng replenishment para ma-keep track mo pa rin. Mas madali siyang intindihin. Okay? Ayan, I hope malinaw itong impress fund system. Madali lang naman siya actually. Diba? Okay, let's now go to fluctuating fund system. So sabi nga natin, pag fluctuating, okay, upon replenishment of the or upon payment of expenses, automatically nagre-record na talaga tayo ng debit expenses, kung ano mga expenses yon, and then we credit petty cash fund. And then kapag magre-replenish, ayan, okay, madadagdagan lang si petty cash fund and then makikredit si cash in bank. So basically, nagfa-fluctuate yung amount ng PCF or ng petty cash fund. Kaya fluctuating fund system ang tawag. So halimbawa, on November 10, okay, the entity established a petty cash fund. So katulad lang din ito ng entry under impress fund system. Maghihiwalay ka ng 10,000 and then ibabawas sa cash in bank natin. Okay. Noong November 11 to 28, the petty cash disbursement amounted to 8,000 pesos. So lahat-lahat na daw ito ng expenses. Okay. Assuming inisa na lang kasi minor lang naman. Okay. So halimbawa, miscellaneous expense yan. We debit miscellaneous expense, 8,000, and then we credit cash, petty cash fund, 8,000. Samantalang kung impress fund system, memorandum entry lang ito. Okay, kasi ang hihintay natin bago tayo mag-entry, yung replenishment. So, nung November 29, dito nagkaroon ng replenishment. Pero dito, ang idinebit na niya ay ano? Okay, petty cash fund, ayan, okay, and then credit cash in bank amounting to 10,000. Okay, yan. Issued a check for 10,000 to replenish the cash fund. Okay, so imagine mo, 10, di ba? So magiging 12,000 ang total amount natin kasi, oops, nawala. Yan, kasi nga dito, 10,000, nabawasan ng 8,000, so may remaining pang 2,000. Tapos, ang replenishment nangyari, 10,000 ang binigay. So, overall, ang total ng petty cash fund amount mo, 12,000 na talaga. Okay? Oh, but at this point nga, nagkaroon ng replenishment, ang dinebit petty cash fund and then credit cash in bank. While in the impress fund system, dapat dito ka palang magde-debit ng mga expenses. Okay? And then December 1 to 30, petty cash expenses amounted to 9,000. Again, okay, for impress fund system, memorandum entry ito. But for fluctuating, nagre-record na siya ng expenses and then credit petty cash fund. Nag-fluctuate na kaagad yung amount. Diba? Nabawasan na naman na 9,000. So, ang remaining na lang, di ba, 3,000. Yeah. And then, kung 31, nag-issue na naman ng check to replenish the fund. Okay? So, dahil nga may remaining ka pang 3,000, nadagdagan ng 15, kung mapapansin mo, ang balance mo, 18,000 na. So, nagfa-fluctuate talaga siya. Okay? So, upon replenishment, you debit petty cash fund, you credit cash in bank. Yeah. Kaya at this point, 18,000 na yung amount. Fluctuating yung balance. Okay, so madali lang namang intindihin yung pinagkaiba ng impress fund system at saka fluctuating. Okay, ang isipin mo na lang kapag nalilito ka, sa fluctuating, nagpa-fluctuate yung amount ng petty cash fund. Okay, nagdi-decrease, nag-i-increase. Yeah. Okay, and then may additional pa tayong discussion dito before we end our discussion. Yung accounting for cash shortage or overage. Okay. Ano ibig sabihin ng cash shortage or overage? Minsan kasi, di ba, si custodian, si petty cash custodian, ay nawawala ng pera. Okay? O kahit hindi si petty cash custodian, kahit yung mga custodian na merong hawak na cash on hand. Okay? Minsan nagkukulang yung pera, siguro dahil napapasobrahan halimbawa ng sukli. Di ba? O kaya napapasobra naman yung perang hawak nila. Halimbawa, may susuklian, hindi nasuklian. So magsasobra talaga yon. Or worst case, nagkakaroon ng theft or ninanakaw talaga siya or nagkakaroon ng misappropriation.
Okay? Kapag ganun, paano ang gagawin? Paano siya i-account? Let's see. Okay? So, puntahan muna natin itong shortage. Ibig sabihin, kinulang sa pera. Dapat na yun yung amount niya. So, yung cash account is less than the balance per book. Okay? Ang nakalibro, dapat 10,000. Ahawak mo lang na 9,000. So, kulang ng 1,000. Paano yun? Okay? So, ang nagiging entry in general, okay, ay yung tinatawag natin cash short or over. Okay? Ito yung account title na temporaryng ginagamit. Okay? Until such time na masettle na. And then yung credit cash. Okay? Temporary account ito. Ngayon, i-identify muna kung number one, material ba yung amount or immaterial. Kasi kung material yung amount, basically chargeable yun dun sa custodian may naghahawak ng pera. Okay? So ang mangyayari, magde-debit ng due from cashier. Ibig sabihin, may receivable tayo kay cashier dahil may nawawalang 1,000. Halimbawa. Okay? And then, credit cash. Yan. Okay? Kung idediretso mo ng chargeable talaga sa kanya. Actually, isang policy din naman ito ng company, mapamaterial o immaterial, policy ng company na kapag may nawala dyan, chargeable yan sa'yo. Okay? Nasa agreement naman yun or nasa policy naman yun. Okay? At lalo lang akong material. So magiging due from cashier. Chargeable sa kanya. Okay? At normally, kapag ganyan hindi na na-identify kung paano nawala, ibinabawas yan sa sweldo ng cashier. Okay? Ayan. If no cost identified naman, diba? At immaterial yung amount, anong nangyayari? We debit loss from cash shortage and then we credit cash. Yan. Okay? No cost identified. Di ma-identify. But basically, alam mo, in reality, yan talaga chargeable sa custodian. Okay? Minsan nga, para alam naman ng custodian kung nagkaroon ng shortage or overage. Eh. Minsan, inaabunuan na ng custodian. Kasi baka siya naman talaga ang nagkamali. So, ibig sabihin, chargeable pa rin talaga sa kanya. Okay, so babantayan mo nila pag sinabi sa problem, ano ba to? Chargeable sa custodian or no cost identified? Okay, paano naman kapag sobra? Yan, overage ang tawag. So, yung pera na hawak mo mas malaki kaysa sa nakalibro. Assuming tama naman talaga yung nakalibro. So, sobra talaga yung pera. So, ano magiging entry natin dyan in general? Of course, dahil sobra, we debit additional cash. Okay, kasi nga, mas malaki yung hawak natin kaysa sa nakalibro. And then, we credit yung temporary account na cash short or over. Ayan. Okay? Ngayon, if found as money of the custodian, kung pera talaga ng custodian yun, okay, we debit cash short or over and then payable to custodian. Kailangan ibalik sa kanya. Okay? If no claim, ang mangyayari dito, kung dito ay loss, diba? Malamang dito, miscellaneous income ang kalalabasan. Kasi wala namang claim. Eh. Pwedeng halimbawa nga yan, ay hindi talaga pera ng custodian, pwedeng na bayad niya ng customer tapos hindi na nasuklian, kaya nang sobra. So, most likely, yun yung pinakang magiging dahilan dyan. Kaya kapag no claim, miscellaneous income ang nangyayari. Okay? Tsaka kung immaterial lang din naman. Okay? Dito kasi sa case na to, it was found out na pera talaga ng custodian yun. Yan, okay. Pero, alam mo, may findings pa rin dito eh. Bakit naman mapapahalo yung pera ng custodian dun sa pera ng business? At the same time, dapat ka, supposedly, dapat nga hindi yun mapasama dun eh. Ibig sabihin nun, bakit mapasama yung pera mo dun? Di ba, isang malaking question mark na kaagad yun. Na dapat hindi yun mapasama. Baka naman kasi, alam mo, nagpapalit ka, nakalimutan mong kuhain yung papalit. Okay, so kahit na. Yan, iniiwasan pa rin talaga yun. Mapa-overage or shortage, subject yan to investigation. Kasi under control, dapat intact lang talaga ang pera. Walang sosobra, walang kukulang. Okay, kasi kung sumosobra yan, pabaya ka pa rin. Kasi bakit sumosobra yan? Diba? Baka napapahalo nga yung pera mo dyan. Personal, bakit napapahalo? Diba? O kaya hindi nakakapagsukli ng tama. O bakit naman hindi ka nakakapagsukli ng tama? So either overage or sumobra or kumulang, lalo yung kumulang, diba? Subject to investigation naman talaga yan. Okay, kasi dapat ang control sa cash intact, hindi sa sobra, hindi kukulang. Okay, so that's the end of our discussion pagdating dito sa topic natin na petty cash fund at pagdating dito sa accounting for overage at saka shortage. So, of course, nagbigay tayo ng credit dito sa mga kinuhaan natin ng
or naging references natin. Okay? Si Sir Valix, of course, number one, and then si Sir Millan. Okay? And then, of course, kumukuha din tayo under applied auditing, yung review nung cash in cash equivalent or ng petty cash fund. So, i-acknowledge natin si Sir Asuncion, Sir Ngina, at saka Sir Escala para doon sa ginamit din natin. Okay? So, yun lang. And thank you very much for listening. And kasunod nating magiging discussion is about bank reconciliation and then proof of cash. So, tapos na tayo sa set ng cash, tatalo na tayo sa cash and, loans and receivable after nung proof of cash natin. Okay? So, thank you very much for listening.